Gandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Kumusta na po yung ating mga kaibigan dyan? Ito na naman po tayo muli. Sinubukan po natin mag-record ng video natin ngayon. Pagpasensyahan nyo na guys. Kasi itong mga nakaraang araw, hindi po ako madalas nakapag-gawa ng video na i-upload ko sa akin channel kasi po mayroon pong dumating na problema patungkol po sa aking pamangkin na nandun po sa Riyadh, Saudi. So bago ko po ipagpatuloy ito, gusto ko lamang pong shout out din dyan yung mga subscriber ko. Hello po, kumusta po kayong lahat? Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat kasi po hindi kayo nagsasawang manood sa mga video na inupload ko sa sa YouTube, sa channel ko. So nagpapasalamat din ako sa aking mga subscriber na nag-share sa aking mga video, sa kanilang mga kaibigan. At hello po sa inyo lahat, magandang gabi. At ngayon, so gumawa ako ng video ngayon para lamang ma-explain nyo kung bakit wala akong video, that I don't have any video this past few days because the situations or the problem that we encountered right now, which is about my nephew who was working in Saudi. Actually guys, nagtatrabaho sa Saudi yung pamangkin ko, diba? Yung pamangkin ko anak nung kapatid kong babae na nasa sa Manuel Tarlac po siya. At ngayon natapos na po yung kontrata niya ng 2 taon sa Saudi. Ngayon matapos na yung kontrata nila sa Saudi, pinag-stay po sila sa isang bahay nung agency nila sa Saudi. Ngayon ang tagal, April, naabutan po sila ng lockdown ng COVID-19 doon sa Saudi. Ngayon hinihintay nila yung flight, pero malaking problema ang naidulot din nung paghihintay nila at pagka-lockdown nila doon sa Saudi. Kasi po nalaman na lang namin ito mga nakaraang araw na hindi po sila nabibigyan ng mga ayuda para makain sa araw-araw habang hinihintay nila ang kanilang pag-uwi dito sa atin. At bukod doon, sa isang kwarto na tinitirahan nila ay bali ang dami po nila doon. They are stay in one room, 10 of them. 10 po sila sa isang kwarto. Ngayon nagsisiksikan sila sa panahon ng COVID doon, dahil mayroon din lockdown doon at may mga pasyente din ng COVID doon sa Saudi, sa Riyadh. Bali hindi po alam ng Prime Minister nila doon na ganun yung sitwasyon nila doon sa kwarto na tinitahan nila. Hindi na nasusunod yung social distancing. Tapos, hindi man lang sila makalabas para bumili ng pagkain nila dahil may mga pulis na nakagwarda sa gate ng bahay na tinutuluyan nila. So, sa madaling sabi, mayroon din ibinibigay pero kaunti lang. Ang lagi lang daw binibigay ng agency nila, mga patatas at saka mga sibuyas na pula.
yun lang. At saka minsan mayroon ding mga Caesarea daw na binibigay sa kanila. So doon, kung babalikatin mo, ay kung iisipin mo, yung patatas, pwede nilang ilaga, pwede nilang gawing potato mash. Sana, kung marunong sila, pero mga lalaki po sila, hindi po nila inaano yung paano yung pagluluto. Sana. Tapos, ano guys, bali, ang lagi lang nilang niluluto, ginagawa nilang french fries, at saka yung patatas, tapos, nilalaga, tapos yung onion naman, ginagawa nilang onion ring. Ang masakit doon ay yung pamangking ko po. Nagkasakit po siya dahil sa pagkain na inihahatid sa kanila. Wala na lang ginawa, 3 times a day kumakain sila ng french fries, tapos onion ring, ganun-ganun. Tsaga-tsaga na lang tinitiis nila dahil walang magandang maisupply na pagkain para sa kanila dun sa Saudi. Bilang OFW din, na kung ihahambing ko yung karanasan ko within 20 years abroad, no? Ako yung isang OFW din. Nanggaling ako ng Macau, nanggaling ako ng Hong Kong, nanggaling ako ng Thailand, nanggaling pa ako ng Singapore. Nakaranas din po ako ng pagmamaltrato nung napunta ako sa Singapore. Ngayon, balik tayo sa topic tungkol sa pamangking ko. Dahil sa gaganong pagkain na binibigay sa kanila, hindi po maganda ang nagiging outcome sa health nung mga kasama, lalo na po siya. Di, lagi na lang siyang kumakain ng Caesarea, pagkatapos french fries, pagkatapos spring onion, para lang pantawid gutom sa gutom na nararanasan nila. Ngayon, ang masakit na nangyari ay, ewan ko kung paano nangyari yun, nakapitan po siya ng COVID. Nagpositive siya sa COVID. Pero ang pinagtataka namin, nung masama na daw yung pakiramdam niya, kasi palibhasa doon, hindi nila alam kung saan sila pupunta. So, walang nagagay sa kanila doon. Diba, lisampung sila doon sa loob ng kwarto. Ngayon, guys, nagpa-check up yung pamangkin ko noon sa doktor. Pagkatapos ng check up, bali, ipinasok siya sa isolation room. Siya lang po mag-isa. Without knowing sa mga kasama niya na hindi nila alam kung positibo siya sa COVID. Hindi nila ipinaalam sa kanila. Yun pala, on that time, meron na pa pala siyang COVID. Ngayon, dahil sa pamangking ko doon, ang hirap ng dinanas niya dahil may COVID. Hindi po siya makatulog. Hindi po siya makakain. Nahihirapan siyang huminga. Pagkatapos, ni wala man lang pwedeng makapunta doon sa kinaroroonan niya para kamustahin siya. Hanggang sa isang araw, pinalabas siya nung may-ari nung building na under ng kanilang company. Pagkatapos, nakita nung mga kasama niyang 10 sa loob ng kwarto. Pagkatapos, guys, alam niyo kung bakit. Nagtaka yung mga kasama niya kung bakit ganun na lamang yung itsura ng aking pamangkin. Maputla, manas na yung dalawang paa niya, nahirapan na siyang lumakad, nahirapan po siyang hindi na makakain, hindi po siya makatulog, na ang kulay po niya ay nag-yellowish po yung kanyang mga balat. Ngayon, dahil nung nakita ng mga kasamahan daw niya sa kwarto, nag-alboroto po sila.
nangamba po sila na baka kung ano na ang nangyari sa kanya doon. Di nung makita nila na nahirapan siyang huminga, nahirapan na siyang magsalita, napapagod. Tapos hindi na daw maintindihan yung sinasabi niya. Pagkatapos nun guys, tumawag sila ng ambulansa. Tapos sa awa naman ng Diyos, nadala naman sa hospital yung pamangkin ko. Tapos hanggang ngayon, nandun po siya sa hospital. May COVID. Pagkatapos nag-shutdown po yung dalawang kidney niya. Ang hirap. At saka masakit para sa amin kasi hindi man lang namin siya madamayan sa oras ng kanyang paghihirap. Siya ay nandoon, nakikipaglaban sa ICU, no? Mag-isa. Ngayon, nagpapasalamat kami sa Diyos kasi pinapanalangin namin na sana gumamit siya ng instrumento para man lang makakuha kami ng informasyon dahil tinatawagan namin dahil sa sobra na kami nag-aalala, kinukontak namin yung mga kasamahan niya doon sa bahay na tinitirahan nila doon, which is wala naman po silang balita sa kanya sa hospital dahil hindi naman po sila makalabas labas para siya ay bisitahin doon. Ang masakit sa amin, hindi namin siya madamayan. Pagkatapos hindi na namin alam kung ano yung sitwasyon niya habang nandoon siya ngayon. Hanggang ngayon guys, di bali isang linggo na po siya ngayon. Ay nung Saturday pala, isang linggo na siya nung Saturday. Pagkatapos sa hospital, nakikibalita na lang kami kung sino-sino na yung mga Pilipino na nandoon na nagtatrabaho sa loob ng hospital na yun. Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil may mga ka-relatives nung tatay ng aking pamangkin na siya kong bayaw dahil yung kapatid kong babae, yun yung asawa niya. Asawa ng bayaw ko na siyang nanay ng pamangkin ko. So ngayon guys, ang hirap po kasi nagtotally shutdown po yung kidney niya. Umabot po ito ng 2,000 ang creatinine niya pagkatapos bali mataas po yung potassium niya. Ngayon, ang hirap talaga ng sitwasyon bilang isang OFW na nandun sa abroad. Lalo-lalo na guys, pagka yung ganitong magkakalayo ka patapos hindi ka tuso para lumabas kung saan gusto, hindi pwede, hindi kagaya dito sa atin. So ngayon guys, nandun pa siya sa kasalukuyan, kaya ako nag-live sa mga kaibigan ko sa church and all of my friends in FB. Sana kung mapanood nyo ito, sana po ay sama niyo po siya sa inyong panalangin. Lumapit na rin ako sa aking mga kaibigan sa simbahan dati nung nasa Hong Kong pa ako. At hinihiling namin na makaligtas po siya at makauwing buhay dito sa atin. Ang hirap guys ng ganitong sitwasyon kasi yung kapatid ko na nanay niya mayroon sakit sa puso. So kung ano yung mga nangyayari sa kanya doon, hindi namin sinasabi kasi mahirap na baka siya'y atakihin sa puso. Tapos hindi alam ng mga kapatid niya o anak ng ate ko ang kanilang gagawin. Talagang sobrang nakaka-stress. Pero pinipili kong maging matatag. Pinipili kong maging matatag para na at hindi maapektuhan sa pangyayari na ganun sa aking pamangkin. Minsan hindi ako makatulog, minsan
hindi ako makakain ng maayos. So, ang ginagawa ko na lang, natutulog ako pagkatapos ng trabaho ko sa tanghali. Ngayon, guys, nandun pa siya sana. Pinagpipray at hinihiling ko rin po sa inyo na isama niyo siya sa inyong panalangin kasi nakikipaglaban po siyang mag-isa sa loob ng hospital. Umaasa na lang kami sa mga Pilipino na nagtatrabaho doon bilang nurse para mabigyan po kami ng update sa kalalagayan ng pamangkin ko. Sa ngayon pa lamang, gusto ko pong pasalamatan yung mga taong nakikiisa sa panalangin ng kaligtasan ng aking pamangkin. Umaasa kami at umaasa ako na malalampasan namin ito, malalampasan ng pamangkin ko ito. Kasi may COVID na siya. At the same time, nag-shutdown pa yung dalawang kidney niya. So, ngayon siya po ay nagda-dialysis sa hospital. Pero, itong mga nakarang araw, ang naging update po namin, yung patuloy na nagda-dialysis siya, bumaba po sa normal yung creatinine niya. Pagkatapos, itong mga nakarang mga araw din, may mga update din kami. Unti-unti na naman tumataas. Yung una na pagtaas niya, pumunta sa 516. Pagkatapos, napunta sa 800. Tapos, nung Biyernes, nalaman na naman namin, Lord, na 800 ulit yung creatinine niya. So, ang pinagpapasalamat na lang namin sa Panginoon kasi nasa ward na siya ngayon. Under observation siya. So, sana hinihiling namin sa dakilang pangalan ni Jesus na ma-overcome niya po yung kidney niya and at the same time, gumaling po yung COVID na pumapot sa kanya para makauwi po siya dito sa Pilipinas. Sabi ko nga, minsan kinakausap ko si Lord na sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala sa kanya, wala kami magagawa dahil nandito kami, hindi namin siya madama, hindi namin siya matulungan. Palakasin mo po yung loob niya, Lord, na sana malampasan niya po yun. Pagkatapos mahirap pinipilit namin magpakatatag sa kalalagayan niya ngayon doon na umaasa sa Diyos na nawa gumaling siya at makauwi siya dito sa Pilipinas. Alam namin na ang Diyos naming sinasamba at tinatawagan ay Diyos na buhay. Sabi ko nga, Lord, sana bigyan mo po siya ng chance ng pangalawang buhay kung malampasan niya itong dumapong sakit sa kanya. Gamitin mo siyang bilang isang buhay na patutuo sa iyong kapangyarihan. Yun yung lagi kong hinihiling sa Diyos na nawa gumaling na po siya. Pagpasensya niyo na, guys, kasi naluluha ako pero sa isang ilang araw na umiiyak na hindi ako makatulog dahil inaalala ko nga din siya dahil napakabait na bata siya sa akin. So, salamat sa inyo lahat na sana nandyan lang kayo kasi kasama ko kayo sa panalangin sa pamangkin ko. So, pagpasensya nyo na, guys, kung ngayon lang ako nakapag-record ulit ng
video sa aking channel sapagkat hindi ako makapag-concentrate sa mga ginagawa ko minsan dahil pagod din yung katawan ko sa kakaisip. Stressful akong sobra. Pagkatapos, marami din akong inaasikasong mga alaga ko. So, napakahirap talaga ng buhay ng OFW. Kaya ang may advice ko sa mga kapwa ko OFW, habang nandiyan kayo sa abroad, mag-ipon kayo ng mag-ipon ng pera ninyo. Mag-invest kayo habang nandiyan pa kayo at may tinatanggap na sweldo sa kada buwan ng inyong pagtatrabaho. Kasi once na bumalik na kayo dito sa Pilipinas at wala kayong business na mapagkukunan ng kabubuhay ninyo, kabubuhay natin, mahirap. Mahirap talaga. Mahirap ka talagang kitain ang pera dito. Kaya umaasa din ako sa YouTube na sa lalo't madaling panahon ay mamonetize din ang aking channel. At ganun din sa mga kaibigan ko na sana umaasa ako sa support ninyo. Suporta ninyo sa aking channel at palawigin natin ito. Tatanawin ko kung utang na loob sa inyong lahat ang inyong pagtangkilik sa aking channel na ito. At kung may kailangan din kayo, lumabi kayo kung yung gusto nyo makiswap sa channel ninyo. Open po ang aking channel. Mangisda kayo. Mag-join kayo. Welcome kayong lahat. And maraming salamat po sa panonood nyo ngayong gabi sa aking video na ito. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, share, and like ang aking channel sa inyong mga kaibigan. Nang sa ganun ay mapalawig pa natin itong lahat. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. See you sa aking mga susunod na video. Bye!